Good morning, guys. Medical lang kami. Dito na 'yung sundo namin, alas 7. Gugutom ako. Ito 'yung mga kasama ko. Oh, saan? Ba't 'yun? So, gusto daw nila sumama sa vlog. Okay. Hi. Sino mo kita? Ayan, oh, magaganda, magagwapo. Ano mang panga... Huwag mo na sabihin, basta pakita mo lang. Ayan ang driver namin. Ayan na. Ayan yung mga extra. Sabi ng mga Taiwanese, mas maganda daw mag-medical pag wala pang almusal, pag di nag-almusal. Mas malinis daw yung mga laman loob. So, gagayahin natin, kaya lang, parang nanginginig yung katawan ko pagka hindi ako nag-almusal. Tingnan natin kung aabot. Itong driver na to mukhang babaero eh. Nakikiusap ako, umupo sa harap para makita ko yung daan, para ma-vlog ko yung daan. Kaso ayaw niya. Tapos yung kasama ko babae, pinapaupo siya sa harap. Sira ulo. Dito lang nagtatagal pag sundo. Kasi iba-ibang lugar yung sinusundo. Pero yung proseso ng medical, napakabilis. Kahit gano'ng karami yung may medical, sandali lang. Pinakamatagal ay isang oras. Ito yung pinakaayaw ko sa pag-abot, yung medical. Kasi lahat. Pero ang kaibahan dito sa Taiwan, hindi na kinakalkal yung puwet. Sa Pinas kasi lahat kinakalkal, pero dito hindi na ginagawa yun. Ganda, no? Pass. Second step na to. Wala ng dugo. Blood pressure pala. Pagdating mo dito, kukuha ka, ibibigay nila sa iyo to. Yung papel na to. Kukunin mo dito sa entrance. Step 3, kay Doc. Set up kay Doc. Step 4, kukuha ng dugo. X-ray. Actually, hindi mo na kailangang sundin yung step by step kasi kung saan walang tila, doon ka pupunta. Ito yung mga bisa ng mga babae. Kailangan tanggalin lahat ng damit nila, tapos magsusuot sila nito. Ito yung pinaka-worst. Kukuha ng dumi. Kailangan, guys, kasi nilalaki ng dumi para kasi pag mas mali dyan, pababalikin pa kayo. So guys, ganun lang kabilis. Wala pa kaming isang oras. 30 minutes lang yata. Pero ang daming tao. Oh, thank you. Guys! Pakilala ko si Ron Santiago. Ay! Hi guys! Vlogger, check out nyo yung, ano niya, yung channel niya, Ron Santiago Vlogs. Ay, si Sir Jimmy. So ayun, ano kayo ha? Subscribe. Okay. Sige na, bye-bye. Sige, sir. Madali na yung ano namin. Sige. May ipas po ba kayo? Wala. Mamaya pag malapit ka lang naman eh, mamaya. Baka sasirin ka lang, baka punta na lang kita pag din. Sige po. Ay, loko, nagugutom na ako, bye. Bye guys. Bye guys. Nagtatrabaho ako, binabayaran ka, natutulog ka. Tutulog yung driver namin, ayaw magising. Laban! Kami na ula. We're just like mine.
So guys, nandito na kami. Asa 40 minutes ang biyahe. Mula dito sa Sanchong hanggang Tauyen. Ihilo kasi wala pa akong almusal eh. Tapos puyat pa. Ayan. Maya, i-recap natin lahat yung about sa medical. Kakain muna ako. Ay. Okay guys, nandito na ako. Naka-sunglasses ako kasi yung eye bags ko masyado nang namamaga. Okay, recap natin yung pagme-medical dito sa Taiwan. Lalong-lalo na sa mga bago dito, panoorin niyo to. Okay. Yung medical na yon, 1,500 ang bayad noon. Ngayon, kung nakita niyo yung mga kuha ko kasi tinatago ko yung camera ko kaya medyo pangit ang kuha kasi baka bawalin ako nakatingin yung mga ibang Taiwanese sa akin eh. Unang pagpasok nyo, kukuha kayo ng papel tulad nga nung sinabi ko kanina. Tapos, pasok kayo sa loob yung eye test. Pangalawa, yung height and weight. Tapos, pag akit nyo sa second floor, hindi nyo na kailangan sundin yung by number na step. Step by step na number. Ang kailangan lang, kung saan walang pila, doon ka kumuha, doon ka pumila kasi para mas mabilis. Hindi naman kailangan sundin yung 1, 2, 3, 4 na step. So, ganun lang. Para sa mga bago, bawal lang magdala ng dumi. Kita nyo, merong, tingnan nyo yung sa loob ng CR, merong maliit na monitor doon. Kaya, mag-iingat kayo. Alam ko ang nakalagay doon, pauwiin yung mahuling may dalang dumi. Okay? Pero, diskartehan nyo na lang. Discarding Pinoy, alam nyo na yun. Ingat na lang kayo. Okay? Nagkita kami ni Ron Santiago, kaya lang, masama pakaramdam ko eh, kasi hindi ko alam kung bakit puyat ako, tapos wala akong, hindi ako nakapag-almusal, nang nalalata ako na nahihilo, hindi ko alam ang nararamdaman ko. Sasama sana ako sa lakad niyo Ron, kaya lang, medyo masama yung pakaramdam ko. Kaya, next time na lang, talagang ganun. Meron akong bagong pakulo. Sa bawat vlog, sa bawat video na gagawin ko, meron tayong meron akong iiwang trivia para sa inyo. Para sa konting kaalaman. Ito yung trivia natin for today. Alam nyo ba na almost impossible sa isang tao na mag-sneeze nang hindi nakapikit ang mata? Try nyo. Subukan nyo. Pag nag-hatching kayo, huwag nyo ipikit yung mata nyo kung kaya nyo. Pag nagawa nyo, bilib ako sa inyo. Okay. Ito yung explanation nun. Kasi, the nose and eyes are linked by the cranial, yung cranial nerves. So, the stimulation from sneeze travels up one nerve to the brain. Okay? Then down another nerve to the eyelids. So, magkakonek yun. Iti-trigger ng utak mo yung nerve papunta sa eyelid para pumikit ka. However, sabi niya, it's impossible for some people to sneeze with their eyes open. Okay? Yan ang trivia natin. Konting kaalaman lang. I-like nyo itong trivia na to kung gusto nyo. Kung nagustuhan nyo. Okay? Para kada vlog ko, kada video kong gagawin, mag-iiwan tayo ng trivia. Okay, guys? Siguro, papahinga muna ako. Kasi, hindi naman sa mga pakiramdam ko. Basahin ko yung comment ni Key Weapon. Papashoutout siya. Bago lang daw siya dito sa Taiwan, sa Nankan. No, homesick daw siya. Okay. Panoorin mo na lang yung vlogs ko para malibang ka naman kahit pa paano. Huwag po natin kakalimutang mag-subscribe sa Jimmy Speaks TV at
paki-hit na rin yung notification bell para updated ka sa mga video na gagawin natin na walang kakwenta-kwenta. Wala nga bang kwenta? Well, maraming salamat sa panonood at see you in the next video. Bye!